Isang mapagpalang gabi sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng tumatangkilik sa programa ninyong Takip Silim. Ako po si Yves, 60 taong gulang. Isang retiradong taxi driver. Ang istoryang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay naganap noong taong 1996. Isa po ako sa mga regular na taxi driver na mahilig sumundo ng pasahero sa domestic airport sa Parañaque. Madaling araw noon, nang parahin ako ng isang hindi ordinaryong pasahero. Pinara ako ng isang lalaking matangkad na sunog ang katawan at mukha, na nadadamitan ng sunog na damit. Nang dalawang isip ako noon, Sir Jupiter, kung isasakay ko ba siya dahil sa itsura niya. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hinintuan ko siya at pinasakay sa taxi ko. Hindi pala siya mag-isa, meron siyang kasamang mistisang babae na may dalang malaking bag. Sumakay silang dalawa sa likuran ng taxi ko. Saan po tayo? Dalhin niyo nga po ako rito. Inabot ng babae ang kapirasong papel na may nakasulat na adres. Santa Cruz, Maynila po. Hindi kumibo ang babae. Humilig ito sa bintana at tumingin lang sa tanawin sa labas. May mas malapit pong ospital dito sa airport. Dalhin mo ako sa address na yan. Nilingon ko sa likuran ko ang lalaking sunog na sunog ang katawan at mukha. Hindi ko natagalan na tignan siya. Hindi ko alam kung mandidiri ba ako o maaawa sa kalagayan niya. Umuungol sa sakit ang binata, pero hindi ko siya maintindihan. Ang ipinagtataka ko lang nung sandaling iyon ay bakit kalmado ang babaeng kasama niya. Parang wala itong pakialam sa sitwasyon niya. Eh, sigurado po ba kayo, ma'am, na ayaw niyong dalhin siya sa ospital? Eh, malapit lang po yung ospital ng Maynila. Madadaanan po natin yon. Manong, magmaneho ka na lang at huwag ninyo akong kausapin. Gusto ko ng katahimikan. Hindi na ako umimik ng oras na yon. Pero sa kaloob-looban ko, may iba akong mabigat na nararamdaman. Hindi ako makahinga. Nakakasulasok ang amoy ng binatang umuungol na katabi ng babae sa likuran ng taxi ko. Amoy sinunog ng goma ang buong taxi ko, Sir Jupiter. Hindi ako nakatiis. Pinatay ko ang aircon at binuksan ang mga bintana. Ah, ma'am, okay lang po ba kung wag na po tayo mag-aircon? Eh, buksan na lang po natin yung mga bintana. Bakit? Eh, pasensya na po, pero di po ako makahinga eh. Di ko po kaya yung amoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang bumukas ang radyo ng taxi ko, Sir Jupiter. At isang kanta ang pumailan lang sa buong sasakyan. Patayin mo yan. Ma'am? Patayin mong radyo. Pero ma'am, hindi ko naman po binuksan yan eh. Kusa pong... Patayin mo! Biglang napahagulgol ang babaeng mistisa na pasahero ko. Pumalahaw siya ng iyak. Iyak na hindi niya makontrol. Lalong umungol ng malakas ang binata na katabi niya. Mabilis kong pinatay ang radyo at pinarada muna sandali sa gilid ng Rojas Boulevard ang taxi ko. Ma'am, okay lang po ba kayo? Ayokong marinig ang paborito niyang kanta.
Mabilis na lumabas ng taxi ang babae at tumakbo sa hindi kalayuan. Doon siya umiyak ng umiyak. Nakaramdam ako ng pangamba at awa sa babae, Sir Jupiter. Naghazard ako ng sasakyan at bumaba ng taxi. Iniwanan ko ang pasahero kong lalaki na umuungot dahil sa sakit ng katawan at nilapitan ang babaeng tumatangis. Ma'am! Huwag mo akong hawakan! Ma'am, wala po akong masamang intensyon. Lumayo ka sa akin! Gusto niyo po ba na ako na magdala sa kanya sa ospital? Eh, kaano-ano niyo po ba siya? Ma'am, maluba po yung kondisyon niya eh. Kailangan natin siyang dali sa ospital. Para saan pa? Eh, para po iligtas siya. Matagal na siyang hindi ligtas. Simula nang lumaya siya sa bahay at lumipad papunta dito sa Maynila. Ano po bang nangyari sa kanya, ma'am? Nakaramdam ako ng kakaibang lamig nang biglang umihip ang malamig na hangin. Tumindig ang mga balahibo ko. May kakaiba akong naramdaman. Ganito ang nararamdaman ko noong kabataan ko sa tuwing may presensya sa paligid ko. Bata pa lang ako, nakakakita at nakakausap na ako ng mga kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang ganong abilidad, pero sa tuwing nagpapakita sa akin ang isang kaluluwa, alam ko na nangangailangan sila ng tulong ko. Noong gabing iyon, buong tapang kong kinausap ang misteryosang babae na umiiyak. Alam ko na isa siyang multo na nangangailangan ng tulong ko. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, ma'am, na nakikita at nararamdaman ko kayo. Talaga? Mabuti ka pa. Pero si Kiefer, iba siya. Iba siya sa mga kapatid niya. Matigas ang ulo, mataas ang pangarap niya. Mahirap lang kami, pero para sa kanya walang imposible. Maluho siya, mabarkada. Lahat ginawa ko sa abroad para lang mapagtapos siya ng kolehiyo. Nag-DH ako sa Malaysia, sa Brunei, hanggang Dubai para lang makaipon ng pera. Para may panggasto siya dito sa Maynila. Nung nakaraang buwan lang ako nakauwi sa amin sa Davao mula sa Dubai para alagaan naman ang ibang kapatid niya. Pero, anong sabi niya? Mama, bakit ka umuwi? Walang pera sa Pinas. Paano ko makakabili ng bagong motor kung hindi ka mamamasukan DH sa abroad? Bumalik ka na sa Dubai, Ma! Hindi siya masaya na umuwi ako sa bansa. Di ayaw niya akong makita. Wag daw akong dadalaw sa inuupahan niyang dormitoryo sa Santa Cruz. Dahil baka malaman ng mga kaklase niya na domestic helper ang mama niya. Hindi siya proud na ako ang nanay niya. Hindi niya ako kayang ipagmalaki sa mga kaibigan at kaklase niya. Kaya ba hindi kayo nag-uusap dalawa? Matagal niya na akong hindi kinakausap. Ni isang sulat, hindi siya nagpadala sa akin. Nabalitaan ko na lang sa barkada niyang si Leonard na. Biglang napahagulgol muli ang babaeng pasahero ko. Inalo ko siya at pinatahan. Ma'am, lilipas din po ang lahat. Paano ko po ba kayo matutulungan para matahimik niyo yung kaluluwa niyo? Muling humangin ng malakas nang titigan ako ng namumutlang mistisang babae. Kaluluwa? Ihatid mo na lang ako sa destinasyon ko. Magiging okay na ako. Sige po, ma'am. Halika na po. Sumakay na kayo sa taxi. Muling sumakay sa taxi ang babaeng pasahero ko katabi ng binata na sunog ang buong katawan at mukha. Pagdating namin sa bandang Manila City Hall, ay nagsimula ng bumigat ang pakiramdam ko. Sumakit ang batok ko habang nagsisipagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Pagdating namin sa address na nakasulat sa papel na binigay sa akin ng babae,
ay napansin ko ang maraming taong nakapanluksa na nagtitipon-tipon habang nagsusugal at umiinom ng kape. May pinagbuburulang patay sa address na binigay ng pasahero kong babae. Ah, ma'am, nandito na kayo sa destinasyon nyo. Ah, pwede na po kayo mapanatag. Rest in peace po, ma'am. Nagulat ako nang bumaba ang lalaking sunog na sunog ang katawan at pinagbuksan ng pinto ang babaeng pasahero ko. Nagsimulang magsitinginan ang mga tao sa amin. Nagbulungan sila. Matagal bago bumaba ng taxi ang pasahero ko. Iniabot niya sa akin ang 500 pesos na bayad niya. Hindi ko ito tinanggap. Marahang bumaba ang misteryosang babae at tila nakalutang itong lumapit sa kabaong. Iniwanan niya ang kasama niyang binata na nakatayo sa tabi ng taxi ko. Hindi ko natiis na hindi sumilip sa bangkay na nakaburol, kaya sinundan ko ang babaeng pasahero ko. Nang makalapit na ang babae sa kabaong, ay malakas itong nagtanong. Bakit nakasara ang kabaong ng anak ko? Kayo po ba ang mama ni Kiefer? Ako nga. Buksan niyo ang kabaong niya. Halos himatayin sa panlulumo ang babae nang makita ang laman ng kabaong. Diyos ko! Kiefer, anak! Bakit ganyan ang itsura niya? Bakit sunog na sunog ang bangkay ng anak ko? Bigla akong napalingon sa taxi ko dahil sa lakas ng volume ng radyo nito. Bumukas na naman ang radyo, pero wala na doon ang binatang pasahero ko. Nandun na siya sa loob ng kabaong na nasa harapan ko. Nagkamali ako nang akalain kong multo ang babaeng pasahero ko. Hindi pala ako ang sundo niya papunta sa burol, kundi ang sarili niyang anak na si Kiefer na sumundo sa kanya sa airport. Labis ang hilakbot ko nang mapag-alaman ko sa binatang kabarkada ni Kiefer ang malagim na sinapit nito noong nakaraang linggo. Kumimik kasi ang si Kiefer kasama ang mga kaklase niya sa Timog. Doon sa may QC, nagkaroon daw ng sunog doon sa diskohan na ginimikan nila. Lahat sila natupok ng apoy. Lahat sila patay. Isa ito sa mga nakakakilabot na karanasan ko sa buong pagta-taxi driver ko na hindi ko malilimutan, Sir Jupiter. Hindi ko makakalimutan na minsan sa buhay ko, nakainkwentro ako ng isang mapagmahal na ina na gagawin ng lahat maitaguyod lang ang lahat ng kahilingan at kapritso ng kanyang anak. Sa mga tagapakinig ng Takip Silim, sana'y may natutunan kayong aral mula sa kwento ko. Huwag ninyo sanang bibigyan ng sama ng loob ang inyong mga magulang, lalong-lalo na ang inyong mga ina na nagsakripisyo simula pa lamang nang alagaan niya kayo sa kanyang sinapupunan. Dahil wala nang mas tatamis at hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Kung meron man, ito ay ang pagmamahal ng ating Diyos Ama. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng lahat ng mga namayapa sa sakuna. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sir Jupiter, ako po si Ariel,
32 years old. Itong kwento ko po ay nangyari noong 2014 sa Benguet, Baguio. Ako, ang ate ko at ang karelasyon niya ay nagtatrabaho bilang servidora sa isang videoke house na at the same time ay tindahan din. Stay-in po kami sa trabaho. Noong unang araw po kung kailan kami dumating sa lugar, iba na po ang pakiramdam ko. Limang palapag po ang gusali na pinagtatrabahuan namin. Dalawa po ang underground nito. Basement po ang nasa first floor. Ang second floor po ay underground or second basement kung saan kami naroon. Sa bintana ng underground ay tanaw ang sobrang lalim na bangin. Ang mga bahay at gusali po nasa tabing kalsada at sa bangin lang din nakatayo. Noong first day nga po ng duty ko, nag-CR po muna ako. Nagmamadali ako kasi ihing-ihi na ako. Pagpasok ko sa loob ng CR, nagtaka ako kung bakit gumalaw ang drum na parang bagyang inalog. Hindi ko na lang po ito pinansin. Nang matapos na akong mag-CR, lumabas na ako. Isasara ko sana ang pinto bago ako umalis nang makita kong biglang umangat ang tabo na nasa drum. Maliit na drum po kasi ang ginagamit sa CR. Natulala ako dahil sa nakita ko. Bigla akong natauhan nang matalsikan ako ng tubig dahil bumagsak na yung tabo sa drum. Mabilis kong iniwan ang CR at ikinwento ko kay ate ang nakita ko pero tinawanan lang niya ako. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto kaming tatlo, may tumapik daw sa ate ko. Hindi niya yun pinansin hanggang sa may tumawag sa cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, nabasa niya ang registered name ni Mabel, ang karelasyon niya. Nagtaka kami kasi ang cellphone ni Mabel ay naka-charge. Hindi naman ito hawak ni Mabel. Pero sinubukang sagutin ni ate ang tawag. Wala naman daw sumasagot. Kaya nagtataka na talaga kami, Sir Jupiter. Nang sumunod na araw naman, naka-duty ang ate ko at ang isa naming kasamahan. Habang naka-duty raw sila, ay bigla na lang gumalaw ang upuan na gawa sa nara. Mabigat po ang kahoy na yun, kaya imposibleng gumalaw yun nang hindi sinadyang pagalawin. Hindi rin yung pwedeng tangayin ng hangin dahil hindi naman malakas ang hangin ng oras na yon. Hindi raw nakapag-react ang ate ko. Hinayaan niya na lang at itinuloy ang trabaho. Isang gabi, pagtulog ko, nanaginip ako ng isang lalaki. Maliit siya. Kulot ang buhok na nakatakip sa mukha. Nakatingin lang siya sa amin habang natutulog kami. Maya-maya ay naramdaman kong may gumigising sa akin. Binabangungot daw pala ako. At mas nawindang ako nang malaman ko na yung panaginip ko ay napanaginipan din pala ng tatlo pa naming kasamahan sa kwarto. Mayroon pang isang pangyayari, Sir Jupiter. Sarado ang store namin ng araw na yun. Nagtataka kami kung bakit may naglalakad sa hallway. Eh wala namang tao roon. Nang sinilip namin, may anino kaming nakita na padaan-daan pero wala namang tao. Hindi na kami mapakali ng mga oras na yun. Gusto na naming umuwi agad sa Maynila kaso walang biyahe.
At habang naghihintay kaming mag-umaga, may tumawag sa cellphone ng ate ko. Sinagot niya ito pero walang sumasagot sa kabilang linya. Sa takot niya ay tinanggal niya ang SIM. Natatakot kami na may halong pagtataka kung bakit may nag-call pa rin kahit wala ng SIM card ang cellphone ni ate. Lalong tumindi ang takot namin. Sobrang nagtataka kami. Akala namin ay sa palabas lang nakikita ang ganoong eksena. Pero naranasan na po namin ito at mas tumindi pa ang takot namin dahil tinanggal na rin pati ang battery ng cellphone ni ate. Pero may tumatawag pa rin. Panay pa rin ang ring ng cellphone niya. Kaya nung umaga na po, ay nagdesisyon na kaming umuwi sa lugar namin. Habang nasa biyahe po kami ay naisip kong weird talaga ang napuntahan namin sa Baguio. Nagkakatay po sila ng baboy every Friday at inilalaga po ito. Lahat ng nakatira sa lugar ay dadalo. Pinapasa-pasa nila ang plato na may kanin at baboy at ang pagkain po na yun ay may orasyon. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Jupiter, dahil iniwan na po namin ang lugar na yun. Marami pong salamat sa pagtanggap niyo sa aking kwento. Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Lance. Ako po ay nakatira sa Sarangani Province, Mindanao. 4 years nang nakararaan nang ma-experience ko itong nakakatakot na pangyayari sa aming tinitirahan na bahay ng tito ko sa Cavite. Uwian na kaya gumala kami ng mga friends ko sa mall. Pangumaga ako kaya 12 ng tanghali natatapos ang klase namin. May time pa kaming gumala. Mga 3 p.m. na akong nakauwi sa bahay at napagalitan ako. Hindi kasi ako nakapagpaalam na late uuwi dahil sa katuwaan kong gumala. Kaya sobrang nag-alala si Mama sa akin. Bago ako magpahinga, ay pinagluluto muna ako ni Mama ng kanin at ulam. Pagkatapos ay saka ko gagawin ang assignment. Sa bahay namin si Mama ang naglilinis, kaya ako naman dapat ang bahala sa ibang gawain pag-uwi. At isa yun sa dahilan, kaya nagalit si Mama. Marami pa kasi akong dapat gawin. Bandang 7:00 ng gabi natapos na kaming kumain. Tapos na rin akong maghugas ng pinagkainan namin. Kaya pwede na akong magpahinga. Umakyat na ako sa itaas. Doon kasi ako tumatambay. Doon po kasi sa itaas, ginagawa ko ang pagsayaw. Hilig ko pong panoorin ang mga K-pop idols at gusto ko rin gayahin ang pagsasayaw nila. Pagkatapos ng halos isang oras, nagpahinga na ako at saka naglinis ng mukha habang nanonood ng K-drama. 12 a.m. na nang bumaba ako para matulog. Dahan-dahan akong naglalakad para hindi ako marinig ni Mama dahil alam kong tulog na siya. Kapag nalaman niya kasing gising pa ako, ay tiyak na magagalit na naman siya. Dalawa lang po kami ni Mama sa bahay. Papahiga ako sa kama nang lumingon ako sa pintuan.
Pakiramdam ko kasi ay hindi ko ito naisara. Laking gulat ko nang makita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting damit at sugatan po siya. Gusto kong kalabitin si Mama, pero di ko maigalaw ang aking mga kamay at pilit ko ring ibinubuka ang bibig ko, pero hindi ako makasigaw. Nanginginig na ako sa takot dahil nakita kong lumalakad na papalapit sa akin ang White Lady. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumikit at nanalangin. Nang buksan ko ang aking mata, ay nakita kong nakaupo na sa kama namin ang babae. Katabi siya ni Mama. Sa takot ko ay sumigaw ako ng malakas. Kaya nagising si Mama. Bumalikwas siya ng bangon at tinanong ako kung ano raw ang nangyari. Nanginginig kong itinuro ang babae at nauutal pa ako sa pagsasalita. Pero nang hagilapin ko ang babae, wala na siya sa kinauupuan. Iginuwento ko kay Mama ang nakita ko. Pero pinagalitan lang ako. Guni-guni ko lang daw yun. Late na raw kasi akong matulog. Hinayaan ko na lang po at natulog na lang din ako. Kinabukasan ay ikinuwento ko po sa matandang kapitbahay namin kung ano ang nakita ko kagabi. Pinapunta ko rin siya sa bahay para tingnan kung anong meron doon at bakit nagkaroon ng multo. May kakayahan po kasi ang kapitbahay namin na makakita ng mga entities. Sakto naman na pumunta si Mama sa palengke, kaya mapapatingnan ko ng maayos ang bahay namin. Pagpasok ng kapitbahay namin sa bahay, ang una niyang napansin ay ang salamin. Masama raw ang pagkakalagay nito. Nakaharap kasi ito sa pintuan. Sinabi niyang alisin ko raw ang salamin sa lugar na yon kasi yun raw ang dahilan kung bakit ako nakakita ng multo. Kapag daw ang salamin ay nakaharap sa pintuan, nagiging portal daw ito, nagiging pintuan o naanan ng mga nilalang mula sa ibang lugar papunta sa mundo natin. Kaya po inalis ko kaagad ang salamin sa kinalalagyan nito at inilagay ko sa itaas ng bahay para magamit ko sa pagti-TikTok. Simula nang mangyari yon sa akin, Sir Jupiter, palagi ko pa rin naaalala kahit nakabalik na ako sa probinsya namin sa Sarangani. Naging aware na rin ako sa salamin. Hindi ko po alam pero sa tuwing nakakakita ako ng salamin, lagi kong tinitingnan kung tama ba ang pinaglalagyan nito. Ka na kung gusto mong pagkakitaan yan. Bakit parang nakakita ka ng multo? Nasa ospital ang nanay ko. Kailangan namin ng pera. Sinabihan na kita! Marketplace. Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago niyo na lang ako sa pangalang Jano. Mas gugustuhin ko na pong magtago muna kesa ilantad ang totoo kong pagkatao para maiwasan ang panghuhusga ng mga netizens, lalo na po ang mga taong nakakakilala sa akin sa Facebook. Opo, Sir Jupiter.
isa po akong dating seller sa marketplace ng Facebook. 2 years ago po nang malaman ko ang tungkol sa online selling ng mga gadgets sa marketplace nang turuan ako ng kumpare kong si Axel na dating tirador ng mga nakaw na cellphones, laptop at tablet. Aaminin ko po, naging kakuntsaba ako ng kumpare kong si Axel sa pagbebenta ng mga nakaw niyang cellphone. Lumaki po ako sa Santa Cruz, Maynila kung saan naging katropa ko si paring Axel na isang magnanakaw sa murang edad pa lang. Nung una'y kinaiinggitan ko siya dahil sa dami ng perang kinikita niya sa pagbebenta ng nakaw na cellphone. Mahina ang 15,000 sa isang araw sa tuwing nakaka-snatch siya ng iPhone sa Quiapo. O, parang Jano, ito 1,000. Pambili niyo ng ulam ng nanay mo. Axel, saan galing tong 1,000? Diskarte ko na yon, pare. Paring Axel, totoo ba? Napogi ako? Gago. Totoo ano, pare? Na nagnanakaw ka ng cellphone sa Quiapo. Sino naman nagsabi sa'yo niyan, paring Jano? Ang nanay ko. Bili niya nga sa akin. Huwag na daw ako magdidikit sa'yo eh. Sus, nanay mo talaga, chismosa. Nagtatrabaho ako, pre. Alam mo namang utusan ako sa bakery sa Binondo, di ba? Doon ko kinukuha pera ko. Minsan naman sa marketplace sa Facebook. Tinuruan na kita paano mag-online selling doon, di ba? Meron bang utusan na kumikita ng 15,000 isang araw? Ay, ang chismis nga naman, oo. Mabilis pa sa lipad ng ibon. Totoo ba, pare? Bakit? Gusto mo rin bang kumita ng 15,000 sa isang araw? Hindi ako nakasagot sa tanong ng kumpare kong si Axel, Sir Jupiter. Pero ang totoo, nainggit ako sa laki ng kinita niyang pera. Isang gabi, humahangos na kumatok sa bahay namin si paring Axel. Opre! Bakit pawis na pawis ka? Pare, itago mo muna tong bag ko. Babalikan ko to sa'yo pag okay na ako. Ano bang laman itong bag mo? Basta! O pre, saan ka pupunta? Pagtatago muna ako. Anong ginawa mo, pre? Natunugan ng mga pulis kung saan ako nakatira. Huwag mong sabihin na napadaan ako dito kapag kinatok kayo ng mga parak, ha? Sige na, sibat na ako. Pare, saan ka pupunta? Ikaw na bahala dyan sa bag ko. Bahala ka na kung gusto mong pagkakitaan yan. Tulong ko na sa inyo ng nanay mo yan. Pre! Pre! Halos magkandara pa sa pagtakbo si paring Axel nang lumayo mula sa bahay namin. Nakatapak siya. May punit ang damit. At may malaking pasa sa braso. Napaisip ako at natulala. Sino yan dyan, o? Ha? Si paring Axel, Nay. Si Axel? Pandarawang sadya dito. Ano yung bag na hawak mo? Ipinapatago niya sa akin, Nay. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo umiwas ka dyan sa magnanakaw na yan? Ang tigas ng ulo mo. Kaibigan ko si Axel, Nay. Ayokong madawit ka ng gagong yan sa mga pagnanakaw niya. Kahit hindi ikaw ang mismong nagnanakaw. Yung taong binibentahan ng nakaw na cellphone, pwede rin makulong, alam mo ba yun? Ha? Nakikinig ka ba? Kailan ka makikinig sa akin, hayop kang bata ka? Ako? Makukulong? Hindi mangyayari yun, Nay. Hindi naman ako katulad ni Axel. Magkaibigan kami, pero hindi ako katulad niya. Na magnanakaw! Tirador ng cellphone, damuhong yan! Mabilis na isinara ni nanay ang pintuan at hinila ako papasok sa loob ng kwarto kong kasing liit ng bahay ng posporo. Napatungo ako sabay tango.
Gigil na gigil ang nanay ko sa akin ng mga oras na yun. Iniwanan niya akong nagdadabog papalabas ng bahay. Sa gabi kasi nagtatrabaho ang nanay ko sa isang convenience store sa Malate. Isa siyang kahera doon. Tangina kang bata ka dyan, no? Sinabihan na kita! Sinabihan na kita! Kapag napasama ang buhay mo nang dahil sa Axel na yan, ako mismo ang bubugbog sa'yo, leche ka! Pag-alis na pag-alis ni nanay, ay agad kong isinara ang pintuan ng bahay namin at muli akong bumalik sa kwarto ko. Napatitig ako sa malaking bag na itim na binigay sa akin ni paring Axel. Nagdalawang isip pa ako bago ko itutuloy ang binuksan. Napanganga ako sa gulat nang makita ko ang mabigat na laman ng itim na bag. Punong-puno ito ng iba't ibang uri ng cellphones. Karamihan dito, mga bago pang modelo ng iPhone. iPhone 11, iPhone 12. May iPhone 13 na bago pa ang casing at ang pinaka napansin ko sa lahat ay yung iPhone 13 Pro na may pink na casing na may pangalang nakadesign, Ami. Yun ang una kong phone na dinampot at pinag-aralang mabuti. Napindot ko ang screen nito at tumambad sa akin ang wallpaper picture ng isang napakagandang babae na mukhang artista. Mistisa siya, mahaba ang buhok, medyo kulot at blonde at balingkinitan ang mga balikat. Hindi ko alam kung naka-filter ang picture niya pero isa lang ang napansin ko. Napakaganda niya talaga. Agad kong ibinalik ang cellphone sa bag na itim at itinago ito sa ilalim ng kama. Kinabukasan, ginulat na lang ako ng mga katok ng kapitbahay naming si Aling Brenda. Jano! Jano! Aling Brenda, bakit po? Ang nanay Roda mo nasa PGH! Ho? Nasaksak sa rambulan sa Balati kagabi! Nasaksak sa dibdib ang nanay ko nang papauwi na siya mula sa trabaho. Nadawit siya sa rambulan ng mga batang hamog sa Malate na naglipa na doon. Ang masaklap. Medyo napuruhan ang ugat ni nanay sa dibdib na karugtong ng ugat sa puso. Kinailangan namin ng malaking pera para maoperahan siya. Agad kong dinalaw si nanay sa PGH. Gumawa ka ng paraan dyan, no? Ayoko pang mamatay. Mamatay? Ano ba yung sinasabi niyo, Nay? Dinadamitan ko si nanay noon ng mahabang itim na t-shirt habang nakikipag-usap sa kanya. Tangina dyan, no? Tahan-tahan. Masakit pang sugat ko. Sorry, Nay. Kailangan niyong magpalit ng damit eh. Tingnan niyo tong pinaghubaran niyo. Puro dugo oh. Huwag mong intindihin yung mga dugo sa braso at balikat ko. Ang intindihin mo, paano ako maooperahan agad ang mahal ng mga gamot na pinabibili ng doktor? Akong bahala sa inyo, Nay. Gagawa ako ng paraan. Litong-lito ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bigla kong naisip si paring Axel. Tinawagan ko siya sa cellphone niya pero cannot be reached na ito. Kaya naisipan kong i-chat siya sa Facebook. Binilin ko muna si nanay kay Aling Brenda sa ospital. Agad akong umuwi. Binuksan ko ang Facebook Messenger ko pero hindi siya naka-online. Sinerge ko ang pangalan niya pero mukhang deactivated na ito. Nanlamig ako at nataranta.
hanggang sa makita ko ang marketplace feature sa Facebook. Doon, nakita kong maraming mga cellphones na second hands ang binebenta ng mga hindi kilalang sellers. Bigla akong nagka-idea. Agad kong kinuha ang bag na itim na nasa ilalim ng bag ko at binuksan ito. Ikaw na bahala dyan sa bag ko. Bahala ka na kung gusto mong pagkakitaan yan. Tulong ko na sa inyo ng nanay mo yan. Umalingaw-ngaw sa utak ko ang mga salitang yun ni paring Axel, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinuha ko ang iPhone 13 Pro na may casing na may pangalan Ami. Tinanggal ko ang casing nito at agad kong kinunan ng picture. Mabilis kong in-upload sa marketplace ang mga pictures at nilagyan ito ng presyong 30K. Negotiable. Hindi pa lumilipas ang isang oras, tinadtad na ako ng mga PM sa Messenger. Lahat nag-i-inquire tungkol sa iPhone 13 Pro na binebenta ko. Pero halos lahat sila tumatawad na ibenta ko na lang sa kanila sa halagang 15K. Maliban sa isang babae na nagpresyo ng 50K. Mas mataas pa sa asking price ko. Bigla akong natuwa, Sir Jupiter. Chinat ko ang babae at nagpakilala ito sa pangalang Sanya. Kinalkal ko ang profile niya sa Facebook at nasilaw ako sa kagandahan ni Sanya, Sir Jupiter. Hiningi niya sa akin ang cellphone number ko at agad ko naman itong ibinigay. Hindi pa nakakalipas ang 10 minuto, nag-ring na bigla ang cellphone ko. Hello? Hello? Sino to? This is Sanya. Sanya? I'm interested in buying your second-hand iPhone 13 Pro. Available pa ba? Ha? Oo naman. Anong name mo, kuya? Ako si Jano. Tagasan ka? Taga Santa Cruz, Manila lang ako. Wow, malapit lang pala. Nasaan ka ba, Sanya? Tinatanong pa ba yan? Nasaan ka? Eh, di nasa puso mo. Palabiru pala kayo, ma'am. I'm not kidding. I saw your profile picture. Alam mo, cute ka. Cute? Baka dugyute. Nah, I'm telling the truth. Wanna meet up? Meet up? Yeah, kung okay sa'yo. Bibilihin nyo ba yung phone, ma'am Sanya? 50,000. Cash. Okay sa'yo? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Totoo ngang gagastos siya ng mas malaki sa isang cellphone na binebenta ko sa marketplace na hindi niya alam na nakaw pala. 50K? Sige, sige ma'am. Salamat po ah. Sure. Gusto ko kasi yung pics na pinost mo sa marketplace. Baka maunahan pa ako ng iba. Maagaw ka pa sa akin. Ma'am, nanlalambot na ako dito sa mga sinasabi ninyo. Malambot ba? Ako? Malambot? Matigas pa ako sa kahoy, ma'am. Gusto nyo bang makita? Gusto kong maramdaman. Ipaparamdam ko sa inyo, ma'am, pag nabili nyo na tong cellphone ko. Kaso, ma'am Sanya, may aaminin ako sa inyo. Second hand yung binibenta mo. Alam ko na yun. Ha? Wala ka namang iPhone 13 Pro na bagong-bagong itsura na binibenta sa marketplace ng 30,000 lang. Alam ko na yan. Okay lang sa inyo? Ikaw? Okay lang ba sa'yo na sa Condotel tayo magkita mamayang gabi? Condotel? Yeah. Condo na ginagawang motel. Mas masarap mag-usap doon. Tsaka mas maluwag ang security. Kahit sino pwede makapasok. Saan Condotel tayo magkikita, ma'am? I'll text you the address. See you tonight with your second-hand phone, ha? Okay po, Ma'am Sanya. Sige po. Tulad ng inaasahan ko, nag-brown out na naman sa amin. Sumandal ako sa pader habang nakaupo sa kama.
Mula roon ay may nakita akong isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na t-shirt na dumaan mula sa labas. Papasok sa kwarto ng Nanay Rhoda ko. Napakunot-noo ako. Nay? Nay, ikaw ba yan? Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pakapaka pang naglakad papunta sa kwarto ng nanay ko. Nang biglang sumindi muli ang mga ilaw. Nay? Wala ang nanay ko sa loob ng kwarto niya. Wala siya sa loob ng bahay. Pero nahintakutan ako nang makita ko ang pinaggubaran niyang duguang damit sa ospital na nakapatong sa ibabaw ng lamesa namin. Malansana ang amoy nito. Inangat ko ito at tinitigang mabuti. Isang malamig na haplos ang naramdaman ko sa batok ko. Sir Jupiter. Saktong nakatanggap ako ng text mula kay Sanya. Tinext niya sa akin ang room number ng condo hotel na magiging tagpuan namin. Agad akong naligo ng mabilis at nagpagwapot pabango pa bago ko kinuha ang iPhone 13 Pro na ibebenta ko sa kanya. Alas 10 ng gabi nang makarating ako sa mismong harapan ng condo hotel na binigay ni Sanya. Bigla akong nakaramdam ng kaba, lalo na nang makita ko ang Nanay Rhoda ko na nakatayo sa kabilang kanto malapit sa condo hotel. Nakatitig siya sa akin. Nakatayo lang at walang imik. Nagtaka ako. Bakit siya nakalabas ng ospital? Nay! Nay! Sinong sinisigawan mo dyan, Jano? Ha? Sanya? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ha? Hindi, wala. Akala ko kasi nakita ko yung nanay ko sa kanto. Nanay mo ba yung matandang nagbebenta ng balut? Hindi, hindi yan ang nanay ko. Nakaitim siyang t-shirt. Gutom lang yan. Dala mo na ba yung cellphone na binibili ko sa'yo? Oo, nandito sa bulsa ko. Let's go to my room then. Sinundan ko si Sanya hanggang sa elevator. At nang makarating kami sa 7th floor, pangiti-ngiti pa siyang naunang maglakad sa akin papunta sa pinakadulong kwarto. Maganda ang hubog ng katawan ni Sanya. Mukha siyang model ng alak. Pakembot-kembot pa ito. Nang buksan na niya ang kwarto, laking gulat ko nang makitang puno ng kandilang maliliit ang paligid. Mukhang panghanimon ang setup ng kwarto. Nauna siyang pumasok at nang ikandado ko na ang pinto ng kwarto. Wag na, leave it unlocked. Para may suspense. Suspense? Oo, oh, para may konting kaba at gulat kapag nakita tayo ng staff na... Na ano? Hindi na sumagot pa si Sanya. Agad niya akong hinalikan sa mga labi at niyakap ng mahigpit. Nanigas ako, kinabahan at nabuhayan. Lumaban ako ng halik kay Sanya hanggang sa matumba kami sa sofa ng living room ng malaking unit. Hindi na ako nakapagpigil para akong biglang na in love sa babaeng agresibo na tulad ni Sanya. Kinubaran niya ako. Tinanggal niya ang t-shirt ko at itinapon ito sa sahig. Pilit niya rin binubuksan ang zipper ng makipot kong maong. Hindi na ako nakapagpigil pa. Maya-maya pa ay kinuha niya ang iPhone 13 Pro na nasa bulsa ng maong ko bago siya tumayo malapit sa pintuan ng banyo ng unit. Makinis, matigas, nasa magandang kondisyon pa. Ha?
Oo naman. Magandang klase yung iPhone na yan. Alam ko. Muli kong nilapitan si Sanya para halikan. Pero itinulak niya ako pabalik. Ba't hindi ka muna maligo bago natin ituloy itong gusto nating gawin? Naligo na ako sa bahay. Maligo ka ulit. Susundan kita sa bathtub. Dalang 50,000 pesos na bayad ko sa'yo. Okay ba yon? Napangisi ako, Sir Jupiter. Habang dahan-dahan akong pumasok sa loob ng banyo, nagulat ako nang makita kong handa na ang bathtub. Bumubula na ang sabon nito. Agad akong lumusong sa mainit na tubig ng bathtub. Ngayon ko lang na-experience ang ganun. Nilubog ko ang buong ulo at katawan ko sa mainit na tubig nang biglang may nakita akong babaeng nakaitim na nakalubog ang mukha sa loob din ng bathtub. Kamukha ito ng nanay ko. Halos mapasigaw ako. Nay! Nay! Ikaw ba yan? Nagkukumahog akong bumangon mula sa madulas na bathtub at mabilis na lumabas ng banyo nang biglang sumambulat sa akin ang pamilyar na lalaki. Nakataliko nito, umuungol, naka-duct tape ang buong bibig at ilong maliban sa mga mata at noo. Nakaluhod ito sa sahig at tumutulo ang dugo mula sa bumbunan nito. Sumisigaw ito, tumiiyak pero hindi ko maintindihan dahil sa binusalang bibig. Paring Axel? Jano! Jano, takbo na! Papatayin ka nila! Bakit ka nandito, pare? Sinong gumawa sa iyo niyan? Sa susunod na magnanakaw kayo, kikilalanin niyo muna kung sino yung tao. Sabi ng maskuladong lalaki na puro tato ang mukha, namumula ang mga mata nito. May kasama siyang dalawa pang lalaki. Yung isa, payat na matangkad na mahaba ang buhok. May dala itong balisong. At yung isang matabang lalaki, nakasuot ng puti na t-shirt at pang-army na pantalon, may hawak itong baril. Sanya? Sanya! Nasaan ka? Sanya? Sinong Sanyang hinahanap mo? Lexi ang totoo kong pangalan. Kapatid ko si Amy. Ang totoong may-ari ng cellphone na to. Kapatid mong may-ari ng iPhone? Oo. Kapatid ko si Amy. O mga tol, ano bang hinihintay nyo? Tirahin nyo na yung dalawang yan. Ang mga magnanakaw, pinapatay. Hindi ako nagnakaw ng cellphone ng kapatid mo, Sanya. Si Axel yun. Napilitan lang akong ibenta sa marketplace yung nakaw na cellphone dahil nasa ospital ang nanay ko. Kailangan namin ng pera. Mabilis na tinanggal ni Sanya ang duct tape sa bibig ni Axel. Nay, wala na sa ospital ang nanay Roda mo. Kahapon pag-alis mo ng ospital, binawian na siya ng buhay. Tinawagan ako ni Aling Brenda. Nasa punerarya na ang nanay mo. Tangina pare. Hindi. Kasalanan mo lahat ng to, Axel. Sorry pare. Sorry. Tirahin niyo na yan. Uwi na ako. Tangin na nyo. Yari kayo sa amin ngayon. At wala na kaming nagawa ni paring Axel ng mga oras na yun. Pinagbubumbog kami ng dalawang armadong lalaki. Kahit nakahubad ako, pinilit kong tumakbo papalabas pero naabutan nila ako. Ginilitan nila ako sa braso at mga hita. Pinagtatadyakan nila sa mukha si paring Axel. Hinampas nila ng lampshade sa ulo si Axel hanggang sa mangisay ito. Binalingan ako ng dalawang lalaki at pinagsusuntok ako sa mukha, tadyang at sikmura hanggang sa bumaha ng dugo sa buong unit. Hindi pa sila nakontento,
mukhang kasabwat nila ang may-ari ng kondotel. Kinumutan nila ako at dinala sa pinakamalapit na footbridge. Naiwang walang buhay si paring Axel sa unit. Talon! Hindi. What? Bakit niyo ako pinapatalon? Dahil depressed ka. Malungkot ka. Gusto mong magpakamatay, kaya... Sige, tumalong ka na! Maawa kayo. Hindi ako magnanakaw. Kapag hindi ka tumalon, pasasabugin ko ang bungo mo. Tumalon ka! At nawalan ako ng malay tao. Nagising na lang ako na nasa loob ng charity ward ng PGH kung saan namatay si nanay. Tulala ako ng ilang araw hanggang sa makausap ako ng doktor. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari sa mga doktor at mga kasama ko sa ward. Pero lahat sila ang tingin sa akin, masamang tao. Halos isang buwan akong nagtagal sa ospital bago ako tinulungan ni Aling Roda na kapitbahay namin na makabangon uli at makauwi. Ang masaklap pa nito, hindi ko na maalala pa ang mga mukha ng mga lalaking gumulpi sa akin. Pagdating sa bahay, iika-ika kong kinuhang malaking bag na itim ni paring Axel at nilagay ito sa basurahan. Binuhusan ko ng gaas ang basurahan at sinindihan ko ang bag. Sama-samang nasunog ang lahat ng mga nakaw na cellphone na laman nito. Magmula noon, hindi na ako gumamit ng Facebook ulit. Hindi na rin ako nag-cellphone. Nang bigay ito sa akin ng kakaibang takot ng trauma. Alam niyo, Sir Jupiter, sinasabi ng pamilya ni Axel na tumalon raw si Axel sa tulay. Nagpakamatay daw ito. Duda ako. Hindi ko alam kung binayaran ba ang pamilya niya para ganun ang ipalabas. Ewan ko na lang, pero hindi na ako nagsalita pa. Natatakot ako para sa buhay ko ng mga sandaling yon. Sa buhay, ang anumang gawaing masama ay may kaakibat ring masamang karma. Ito ang natutunan ko at ito ang palagi kong binubulong sa puntod ni kumparing Axel sa tuwing dinadalaw ko siya sa sementeryo. At para naman sa nanay kong hindi ko pinakinggan simula pa ng simula, palagi ko na lamang idinadaan sa dasal ang paghingi ng tawad sa kanya. Sa tuwing death anniversary niya, dinadalaw ko siya sa Laloma. Nay, sana'y napatawad niyo na ako. Napakasuwail kong anak. Sana naging mabuti na lang akong anak. Sana nakinig na lang ako sa inyo. At sana makamit mo ang tunay na kapayapaan sa kabilang buhay. Pati na rin si Axel. Sa lahat ng mga manggagancho, hindi lang sa marketplace, isang payo lang. Huwag kayong manloloko ng buyer kung ayaw ninyong kayo ang makalaboso. Maniwala kayo sa akin. May mga grupo o sindikato na talagang papatay ng tao kapag nag-cross ang inyong mga landas. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Thank you.
Magandang gabi, Sir Jupiter, sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako po si Joy. Tagalukban, Laguna po ako. Meron po kaming ancestral house. Lahat po ng family ko ay dito nakatira. Itong bahay po namin ay pagmamay-ari pa ng mga ninuno namin panahon pa raw ng mga Espanyol. Ilan sa mga bricks ay na-preserve po, pero napatungan na po ng simento dahil nga yung ilang pader po ay nasira dahil sa giyera. Bali, ni-rebuild lang po ng ni-rebuild ng mga ninuno namin hanggang maging maganda at mas maayos. Hindi ko na po inilakip ang picture ng bahay for privacy purposes po. Pero nakita na po ito sa TV noon dahil dito po nag-shooting ang ilang mga artista. Hugis at aul po ang aerial view ng bahay namin. Maliban doon ay matagal na rin itong naitayo. Marami na itong nasaksihan na kasaysayan, kaya ganoon na lamang ang lakas ng dating nito pagdating sa mga kakatuwang bagay at pangyayari. Noong bata pa ako, may akala akong yaya na laging nakakimona at saya. Lagi niya akong binibigyan ng prutas. May malaking mangga kami sa bakuran. Kapag namumunga yun, lagi niya akong dinadalhan. Madalas iniiwan niya ito sa terasa ng bahay. Sinasabi niyang para sa akin daw ang mga mangga. Hindi talaga ako aware na multo siya that time. At kapag kausap niya ako, tinatawag niya akong binibini. Matagal ko siyang nakasama kasi hindi naman ako aware na hindi pala siya nakikita ng iba. Kapag wala akong kasama o bantay, ay doon ko lang siya nakikitang dumarating para samahan ako. At dahil sa mura ko pang edad, ay hindi ko naisip na may kakaiba sa kanya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang sinabi sa akin ni Mama na ilang weeks na niya akong minamanmanan dahil para raw akong laging may kausap. Isang araw, bigla na lang siyang nagpatawag ng mga expert sa mga ganoong bagay. Pagkarating ng mga expert sa bahay, tanda kong nahimatay yung isang babaeng kasamahan nila. Pito silang dumating. Binuhat nila yung babae papasok ng bahay, pero parang may something daw na pumipigil sa kanilang pumasok. Naaalala ko talaga kung paano nila hilahin ang babaeng nahimatay papasok. Pero parang may humihila rin dito na puwersa na huwag pumasok sa bahay. Nastuck sila sa doorway. Kahit napakalapad naman ang pintuan, nakasya pa nga ang apat na tao dahil sa luwang nito. Dahil hindi sila makapasok, sa labas na nila inilapag ang babaeng kasamahan nila, tapos nilabatan nila ng first aid. Lumabas ako that time para makiusyoso. Nakita ko naggising na yung babae. Hindi pa man ako nakakalapit, bigla na lang siyang tumingin sa akin at ngumiti. Tinawag niya ako. Lumapit naman ako dahil feeling ko mabait siya. Tinanong niya kung anong pangalan ko at kung ilang taon na ako. Sabi ko, Joy, 7 years old. Sunod niyang tanong ay kung ano ang pangalan ng yaya ko at kung ilang taon na siya. Hindi ako nakasagot kasi hindi ko alam. Tinanong niya ako ulit kung ilang buwan na yung yaya ko sa bahay. Hindi rin ako sumagot kasi hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, matagal na siya sa bahay namin. Bata pa po kasi ako noon at hindi ko alam ang mga taon-taon na tinatanong niya.
Nakikinig pala si Mami sa amin. Nabigla ako nang lumapit siya. Ang sabi niya sa akin, huwag raw akong magsinungaling. Bad daw yun. Kinausap ni Mami ang babae. Sabi niya, wala daw akong yaya. May mga kasambahay kami pero nakatoka lang sa gawaing bahay at hindi sa akin. Sumabat ako. Sabi ko, mayroon talaga akong yaya. Lagi kong kasakasama. Nagkatinginan si Mami at yung babae. Tapos sabi ng babae, mayroon talaga akong kasama na babaeng nakasuot ng kimono at saya. Nasa likod ko lang daw. Hindi naman daw yun masamang espiritu. Ito ay parang gabay ko raw. Nang mahimasmasan na yung babae na tinatawag nilang Ate Donna, sinubukan ulit nilang pumasok sa loob. Habang naglalakad, sabi niya na overwhelmed daw siya sa lakas ng puwersang bumabalot sa bahay. Dagdag pa niya, hindi lang daw kasi presensya ang nararamdaman at nakikita niya, kundi isang napakalaking portal. Medyo lito kami sa sinabi niyang yun, kaya humingi siya ng blueprint ng bahay namin. Binigay naman agad yun ni Mami na iniready na ata niya beforehand. Ipinakita sa amin ni Ate Donna yung building plan ng bahay. Sabi niya, yung bahay namin mismo ang nagsisilbing portal ng mga kaluluwa kaya sobrang bigat at napakaraming kakaibang nangyayari sa bahay. Yes, aware ako sa kakaibang nangyayari sa bahay, Sir Jupiter. Marami akong experience until now. I will send it one by one po. But let me tell you first yung about sa bahay namin. Si Mami nagtanong kay Ate Donna kung pwede raw i-close ang sinasabi nilang portal. Pero unfortunately, hindi kaya. Since napakalaki nito and it will cost a life to close that. Ang sinuggest sa amin ay every month cleansing sa house to avoid bad karma and bad luck. At balance the yin and yang ng bahay to avoid violence mula sa ibang kaluluwang gumagamit ng portal. Sila Ate Donna and her team pa rin ang pumupunta para mag-cleanse at magdasal sa bahay. Nakwento rin sa akin ni Ate Donna kung bakit siya nahimatay that time. May isang violent na kaluluwa ang gustong sumanib sa kanya. Buti na lang daw, niligtas siya ng gabay ko. Yung yaya ko. Siya yung pumipigil sa katawan ni Ate Donna na ipasok sa loob ng bahay kasi mas delikado raw talaga sa loob dahil nandoon ang portal. It can weaken daw yung body ni ate at tuluyan na raw siyang masasapian. Ang pinaka nakakatakot sa akin na part ng bahay, although nakakatakot naman lahat ng parte nito, is yung CR namin sa second floor. There is a ghost there that mimics everything to play with you. Lalo na kapag CR na CR ka na. There's this one time na naiihi na ako. Pinakamalapit yung CR na yon sa kwarto ko. Sa ibaba kasi ng pinto, may parang window siya na glass. Makikita mo if nakabukas yung ilaw at kung may tao sa loob kasi masisilip mo yung paa. Dahil nakabukas yung ilaw at may naaaninag akong paa sa CR, kinatok ko at sinabi ko, "How urgent is my necessity?" Tapos narinig ko si Mami pala. Sabi niya,
Sa ibaba na lang daw ako umihi since gamit niya nga yung CR. Pero pakiramdam ko talaga, isang yapak pa, puputok na ang pantog ko. Kaya kinatok ko ng kinatok si Mami sa CR hanggang sa biglang nagsalita si Mami sa likuran ko. Pagkasalita niya, biglang bumukas yung CR. Then my force na lumusot sa katawan ko. Ramdam na ramdam ko talaga. Hindi ko na rin napigilan ang ihi ko. Talagang naihina ako sa labas ng CR. One time when I was younger, may swimming pool kami sa likod ng bahay. Hindi naman ako mahilig maligo sa swimming pool. Mas gusto kong manood ng TV sa sala. Everyday lagi akong pinapagalitan ni Mami kasi raw hindi man lang daw ako magpunas ng paa bago umahon sa swimming pool. Lagi na lang basa ang sahig. Sabi ko naman, hindi ako naligo sa swimming pool at nanonood lang ako ng TV. Sabi niya, tingnan ko raw yung mga footprints sa sahig. Sa akin daw yun kasi pang bata ang size. Siyempre, iginiit ko na hindi sa akin yun kasi nga nanonood lang ako. Then one time, pinapagalitan niya ulit ako. Pumunta talaga ako sa swimming pool tapos isinawsaw ko ang paa ko saka ako naglakad sa harapan niya. Then kinumpare niya yung size ng footprints. Mas maliit yung size nung isa. Habang pinagmamasdan niya yun, may parang mabilis na tumakbo sa pagitan namin saka tumawa na parang bata. Then biglang tumalon sa pool. Napatakbo kaming pareho sa sala while screaming at the top of our lungs. Sir Jupiter, isusort ko lang yung ibang experience namin sa sobrang dami. Parang naging part na ng everyday life namin. Nakapagtahimik, walang gumagalaw sa bahay. Napaka-boring na ng feeling. Siya nga po pala about sa yaya ko. Hindi ko na siya nakikita ngayon. Pero sabi ni Ate Donna, nasa tabi ko raw siya lagi at binabantayan ako. Ako si Ali, 55 years old na ngayon at isang owner ng maliit na talyer sa Quezon City. Ang kwento ko ngayon ay nangyari isang dekada na ang nakalilipas. Isang kwento na hinding-hindi ko makakalimutan. Sige, hayop ka. Alam mo, hindi kita maabutan, ha? Yari ka sa akin kapag nag-stoplight sa kanto. Babangasin ko yung pagbumukha mo. Mukhang Honda Civic ka, ha? Ali, anak, ano ka ba? Hindi ka naman inaano nung Honda na kotse. Bakit ba galit na galit ka dyan? Na hindi nyo ba nakita? Kanina pa tayo ginigit-git nung hayop na Honda Civic na yun. So pa nga akong makanal ng animal, eh. Yari siya sa akin pag inabutan ko siya. Ali, tumigil ka na. Palagi ka nalang palaaway. Sino ba nauna? Ako ba? Ako ba? Bakit mo ko sinisigawan? Anong putsa, oo. Ang bunga nga mo! May anger management issues po ako, Sir Jupiter. Actually, noong bata po ako, na-diagnose ako na may bipolar syndrome. Isang bagay kung bakit maraming kaibigan ko ang lumayo sa akin. Lahat sila
takot sa akin. Hindi lang daw kasi ako moody, violent daw ako na tao. Hindi lang daw ako impulsive, may chemical imbalance daw ako. Pero lahat ng yan, sabi-sabi lang ng mga tropa kong nagmamarunong. Hoy! 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 Sandali! Sandali nga! Ba't mo ginisgasan yung kotse ko? Nakita mo ng pakanan ako, di ba? Sumenyas ako, bulag ka ba? Hindi mo nakita? Magpapark na ako eh! Tsaka bakit mo dinikit yung motor mo pakaliwa sa kotse ko? Tapos ginisgasan mo pa ha? Gago ka ba ha? Ano gusto mo? Tarantado ka ha? Ali! Tama na! Halika na dito sa loob at tulungan mo akong buhatin itong binili kong salamin. Ay nako! Itong mga hayop na motorista talaga! Anamang bangaw! Bigla-bigla na lang sumusulpot eh! Kumalma ka nga anak! Huwag kang maingay! Baka mabulahaw mo yung mayari nitong shop! Eh, ano ba kasi ginagawa natin dito sa loob nitong horror house na to, Nay? Hindi ito horror house. Wala tayo sa theme park. Antique shop to, anak. Lahat ng mga tinda dito galing pa raw sa ibang bansa. Tingnan mo tong banga na ito. Uwanin ko yan! Galing pa raw ng India yan. 1700 pa raw ang banga na yan. Oh, naniniwala naman kayo sa may-ari. Pininturahan lang nila yan para magmukhang luma. Tingnan mo itong rebulto na ito, Ali. Tingnan mo! Mukhang elepante pero maraming kamay na galamay. Kakaiba, di ba? Eh, naku na, huwag niyo sabihing bibili niyo yung hollow blocks na yan, ha? Bumili kayo ng semento. Iagawa ko na lang kayo ng ganyan. O, ano gusto niyo? Hollow blocks lang kasi yan, eh. Pilosopo ka talaga. Hindi yan gawa sa hollow blocks. Tingnan mo na kasulat na presyo. 450,000 pesos. Galing na ang Egypt. Baka galing pa to sa mga ancient pyramids ng Egypt, anak. Nay, huwag nga kayong gullible. Nasaan na ba yung salamin na binili nyo? Eto. Ito ang salamin na bibili. Bakit, Nay? Ali. Oh, bakit natahimik kayo dyan? Ali, anak. Uy, Nay. Hindi kayo makagalaw dyan. Stroke ba kayo? Anak. Nakikita mo bang nakikita ko sa salamin? Ano ba kasi nakikita nyo? Hindi ko nakikita. Anak! Wala kang ulo sa salamin! Totoo ang sinabi ni Nanay Sir Jupiter. Kitang-kita ko rin nang sabihin niya sa akin. Wala akong ulo sa reflection ko sa salamin. Natakot ako noon, pero hindi ako nagpahalata. Agad kong hinila papalabas ng antique shop ang nanay kong parang na-stroke na sa takot. Pag-uwi namin, agad niyang ipinahubad sa akin ang body fit kong itim na t-shirt at cargo pants kong camouflage, pati na rin ang underwear ko. Pinaligo niya ako sa banyo, pero yung tubig na pinanligo ko, nilagyan niya ng asin, sandamakmak na asin. Hindi pa siya nakontento, binudburan niya ako ng rock salt sa buong katawan ko pagkatapos kong maligo. Pagkatapos ay tinawag niya ang kapatid kong bunsong babae na si Aisel at inutusan itong humingi ng holy water sa simbahan. Pagdating ni Aisel sa bahay ay binasbasan ako ni Nanay Faith ng holy water sa buong ulo at katawan. Natakot ang kapatid ko, lalo na nang sinunog ni Nanay ang mga pinaghubaran kong damit sa bakuran. Pinaluhod kami ni Nanay sa harapan ng maliit naming grotto sa bakuran ng bahay namin. Ali, Aisel, mga anak, manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ipanalangin natin araw-araw ang kaligtasan ng kuya mo, Aisel. Kailangan natin kontrahin yung masamang pangitain na nakita namin sa antique shop. Kontrahin natin ang premonisyon ng kamatayan. Sino ba naman nagpauso ng pamahiin na kapag wala kang ulo sa salamin, mamamatay ka na kagad? Ali! Huwag mo lang ipagdiinan pa. We rebuke the devil. We rebuke Satan and his evil ways. Satan is already defeated when Christ died on the cross. Ali, natatakot ako. Para sa'yo, ayoko mawala ka sa amin ang kapatid mo. Okay, okay. Kalma, Nay, kalma.
At dumating ang araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang araw ng graduation ni Aisel. Naku, Aisel anak, huwag kang tensyonada. Aabot tayo sa graduation mo, huwag ka nang umiyak dyan. Itong pesting iawa na itong dahilan kung bakit na-late tayo eh. Pakabagan magpaandar ng kotse niya. Ang ayaw madumihan yung sasakyan niya. Hoy! Ulul! Bilisan mo! Late na kami sa graduation ng kapatid ko! Peste ka! Ano sabi mo? Ang sabi ko, hoy! Ulul! Bilisan mo! Late na kami sa graduation ng kapatid ko! Peste ka! Tinawag mo akong ulul? Oo, bakit? Hindi ba ulul ka naman talaga mag-drive? Mabilis pa sa'yo, pagong eh! Ni-insulto mo akong hayop ka? Ha? Tarantadong to? Sinong hayop sa ating dalawa, ha? Sira ulo ka! Sino ka ba? Patataras ang dila mo! Di mo pala ako kilala eh. Baka ito, kilala mo. Diyos ko! Kuya, sir, ibaba mo ang baril na yan. O bakit tatahimik ang kumag ka? Nakakita ka lang ng baril, umurong na yung buntot mo. Kala ko ba matapang ka? Kuya, sir, please, huwag mo itutok ang baril mo sa anak ko. De, matapang tong anak mo eh. Biglang kumulo ang dugo ko, sumabog ang ulo ko sa galit. Mabilis kong sinunggaban ang lalaking may hawak na baril at pinagsusuntok ko ito sa pisngi, mata at panga. Nimal ka! Matapang talaga ako! Gago! Natigilan ako nang magpaputok ng baril ang lalaki. Mabuti na lang at tumama ang bala sa sasakyan, pero mabilis akong natutukan ang baril sa ulo ko. Pasasabugin ko utak mo dito sa kalsada. Sir, maawa ka sa anak ko, wag! Nay! Sir Jupiter, biglang bumagsak si nanay sa kalsada. Napatili si Aisel na nasa loob ng kotse. Nay! Naihi ako sa gulat. Akala ko tinamaan siya ng baril, pero hindi naman nagpaputok yung lalaki. Agad na umalis yung lalaki at pinarurot ang sasakyan papalayo sa amin. Paglapit namin kay nanay, hindi na siya humihinga. Patay sa kalsada si Nanay Faith. Sabi ng doktor nang dalhin namin siya sa ospital na stroke si nanay. Ang sobrang stress, pag-alala o kahit anong negatibong emosyon ay pwedeng makatrigger sa stroke. At marahil, yun ang nangyari kay nanay. Dahil sa sobrang takot niya para sa akin, ay napahamak siya. Mali ang pamahiin. Mali ang premonisyon ni nanay. Hindi ako ang namatay. Hindi ako ang pumanaw. Hindi ako ang kinuha ni kamatayan. Siya. Magmula noon ay hindi na ako nagmaneho pang muli. Dekada ang lumipas bago ako kinumbinsi ng kapatid ko na mag-drive ulit. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa sinapit ng nanay ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa maling katapangan na pinakita ko sa gitna ng kalsada. Patuloy pa rin ang therapy ko hanggang ngayon. At patuloy pa rin ang pakikipaglaban ko sa sarili ko sa tuwing nakakaramdam ako ng galit, upuot o malalim na depresyon dahil sa isang malaking pagkakamali ko. Ito ang natutunan ko, Sir Jupiter. Hindi kailanman magiging solusyon ang init ng ulo sa anumang problema. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.
Magandang gabi po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Angela. Mahilig po ako sa music, pero mahihain po ako. Ang pagganta ay libangan ko, lalo kapag stress sa pag-aaral. Ang weird lang pero feeling ko kapag kumakanta ako at naaabot ko ang mga high notes ay nakakahinga ako ng maluwag. Para bang nararamdaman ko na napagtagumpayan ko ang problema. Nakakatulong talaga ang pagkanta para makalikom sa problema paminsan-minsan. Pero isang beses po, ang pagkanta ang nagdala sa akin sa panibagong experience. May wheezing up po ako at dito ako nahihilig. Medyo madami na rin ang followers ko dito. Nung minsan po na mag-record ako ng song, bago ko ito i-post ay pinakinggan ko muna. Sobrang kinilabutan po ako. May line doon na parang may sumabay sa akin sa pagkanta. Ilang ulit ko itong pinakinggan at dinig na dinig ko ang sumabay. Ang nakakakilabot pa, hindi ito isa lang. Parang choir po ang boses na nagsisecond voice sa akin. Yung kilabot ko ay umakyat sa ulo ko. Halos hindi ko magawang pindutin ng maayos ang cellphone ko. Pinipilit kong i-delete ang nirecord ko, pero parang ang laki-laki ng mga daliri ko at hindi magawang tumapat sa button. Pero pinilit ko itong burahin dahil iniisip ko na baka hindi ako lubayan ng sumabay na mga nilalang. Pagkatapos ay tumigil na muna ako sa pagkanta. Lumabas ako ng kwarto para mawala ang kaba at kilabot ko. Pagkalabas ko ng silid, hindi ko pa nailalapat ang pinto, eh parang bigla itong itinulak ng hangin. Kumalabog ang pagsara ng pinto at sobrang nabigla ako. Natigilan ako nang bigla kong narinig ang mga boses sa loob ng kwarto ko. Parang isang choir ang naroon at kumakanta sila. Humming lang po ang ginagawa nila, pero dinig na dinig ko ang boses. Bigla akong napatakbo, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nabangga ko si Mama. Naggalit siya sa akin dahil gulat na gulat din nang makita ako. Tinanong niya ako kung bakit daw ako tumatakbo. Sa takot ko ay sinabi kong maraming tao sa kwarto. Kinunyatan pa ako ni Mama dahil bakit daw ganun ang reaksyon ko kung nagdala lang ako ng bisita. Ano raw ang milagro na ginagawa namin doon? Pero sinabi kong hindi tao, kundi multo ang naroon. Kaya lalong nagalit si Mama sa akin. Pumunta na lang ako sa kusina at uminom ng tubig. Dahil po sa takot ko, ayaw ko munang bumalik sa kwarto. Nagpasama pa ako sa kapatid kong mas bata sa akin na pumasok sa kwarto para kumuha ng unan at kumot. Nung gabi po, Sir Jupiter, sa sala po ako natulog. Hindi rin ako nagpatay ng ilaw kasi yung takot ko parang ayaw lang mawala. Sa sala po ako natulog dahil ang ate ko po ay nagtatrabaho paggabi. Home-based po ang trabaho niya, kaya naisip kong may kasama ako buong gabi sa sala. Panay lang ako kalikot ng cellphone hanggang sa makatulog ako. Mababaw lang po akong matulog. Nakakarinig ako ng mga yabag na pabalik-balik na naglalakad. Inisip ko na ang ate ko yun, kaya hinayaan ko lang. Pero habang tumatagal, ay bigla na lang parang nagtatakbuhan sila at pabilis na parang naghahabulan. Sa inis ko dahil nawala ang antok ko, bumangon ako para sitahin si ate.
Pero laking gulat ko nang makitang wala si ate. Ako lang mag-isa sa sala. Mabilis akong pumunta sa kwarto nila ate. Nakita kong natutulog na sila ni Bunso. Naalala ko na Monday nga pala at rest day ni ate kapag ganitong araw. Dahil sa takot ay nagsumiksik ako sa kanilang dalawa. Doon na ako nagpalipas ng gabi. May kasama po ako sa kwarto, si Kuya. Pero ilang araw siyang wala dahil sumama sa outing ng barkada sa Tagaytay. Ilang araw siyang wala kaya doon ako kaila ate natutulog. Ayokong bumalik sa kwarto ko nang mag-isa. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang akong nakakaramdam ng ganitong experience. Eh wala naman po akong third eye. Hanggang po sa naalala ko, may isa akong classmate na may third eye. Panay ang kwento niya sa amin ng tungkol sa mga nakikita niya. Dahil kami ay walang third eye, parang hindi kami naniniwala. Pero nang naranasan ko ang lahat, parang naniniwala na ako. Na kapag daw kasama mo palagi ang may third eye, mag-o-open din ang third eye mo. Agad ko pong tinext ang classmate ko at sinabi sa kanya ang lahat. Sabi niya, huwag ko raw i-entertain para hindi ako gambalain. Huwag raw akong mapag-isa. Kaya mula po noon lagi na akong dumidikit sa mga kapatid ko. Naging matatakutin ako pero pinipilit kong labanan ang takot. Kumakanta pa rin ako at mahilig pa rin akong makinig ng music. Pero madalang na. Isang araw po, Sir Jupiter, dinalaw ako ng classmate ko na may third eye. Pinuntahan po niya ang kwarto ko para tingnan ito. Nakita niya po ang lumang piano sa gilid. Tinanong niya kung kanino ito. Sinabi kong sa lola ko ito. Mahilig kasing tumugtog ng piano ang lola ko. Ang sabi niya, paminsan-minsan, ang presence daw ng lola ko ay bumabalik kapag nakakarinig ng music o kumakanta. Dahil sa music, napapasabay siya. Pero ang sabi ko, marami ang boses na naririnig ko. Naalala ko po, Sir Jupiter, ang lola ko po ay member ng choir noon. Dahil sa sinabi ng classmate ko, inalis ko na po ang piano sa kwarto namin ng kuya ko at inilagay na lang sa sala. Pero nang nalaman ko na si Lola ang nagpaparamdam sa akin, nawala po ang takot ko. Close po kasi ako sa Lola ko at siya ang nagturo sa akin kung paano kumanta. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Wala rin po akong ibang nararamdaman dahil hindi na po ako nag-focus sa kung anong hindi nakikita ng iba. Nag-focus po ako sa pag-aaral. Marami pong salamat sa pagtanggap ng kwento ko. God bless po sa kwentong Takip Silim. Saan po tayo? May mga patalim ka bang dala palagi? Napakagandang pangalan. Ihatid mo na lang ako sa destinasyon ko. Rosemary. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Jemima, 45 years old at isang online seller.
Naisipan ko pong sumulat sa inyo para i-share ang nakakatakot kong experience noong 19 years old pa lang ako. Year 1998 po noon at kakagraduate ko lang sa college nang maka-encounter po ako ng isang stalker. Hindi lang siya ordinaryong stalker. Mas masahol pa pala siya sa pagkakakilala ko sa kanya noong una. Swerte ko nga naman talaga, oh. Ho? Binigyan ako ni Lord ng magandang pasahero. Saan po tayo, miss? Sa Kamuning po, kuya. Kapatid ba kita? Ha? Bakit kuya pa? Bogart na lang. Bata pa naman ako eh. 27 lang ako, miss. Ah, oo nga naman. Actually, para kang teenager, kuya. May boyfriend ka na ba, miss? Wala pa sa isip ko mga bagay na ganyan eh. Kuya? Medyo presko at feeling guwapo ang taxi driver na nakilala ko nung gabi na pauwi ako sa amin mula sa trabaho. Madaldal siya at ang daming kwento. Siya yung tipo ng driver na halatang bored na bored sa pagmamaneho kaya kinakausap lahat ng pasahero niya. Kahit hindi mo tinatanong, kinikwento niya. Bata pa lang ako, marami nang may gusto sa akin ng mga chicks eh. Kaso hindi ko sila trip. Gusto ko kasi yung mukhang disente. May pinag-aralan, may trabaho, maamo ang mukha, mahaba ang buhok, malinis tignan at syempre yung mabango. Parang kayo, miss. Anong pangalan niyo pala? Kuya, dito na lang ako sa kanto. Pakitabi na dyan yung taxi. Dito kayo nakatira? Hindi ako kumibo. Hindi ko siya tiningnan sa mukha. Iba kasi talaga ang kutob ko sa kanya. Ibinigay ko ang bayad, pero hindi niya tinanggap. Nako, hindi na miss. Para sa babaeng kasing ganda mo, libre na. Hindi kuya, tanggapin mo tong 300. Malulugi ka kapag hindi kita binayaran. Sus, wala yun miss. Malaman ko lang pangalan mo, okay na ako. Ayaw niya talagang kunin ang bayad na inaabot ko sa kanya. Ang gusto niyang ibayad ko sa kanya ay ang pangalan ko. Rosemary? Napakagandang pangalan. Salamat, kuya. Inihagis ko sa dashboard ng taxi ang 300 piso na bayad ko. Nagmadali akong bumaba ng taxi at nagpanggap na mag-aabang pa ng tricycle kahit na nasa harapan ko na ang bahay namin. Ayaw niyang umalis. Kuya Bogart, eh, hindi ka pa ba aalis? Mag-aabang pa ako ng pasahero eh. Nag-isip ako ng paraan para hindi niya malaman na yung bahay sa harapan ko ang tirahan namin. Naglakad ako patawid sa kabilang kalye at mabilis na nagtago sa loob ng looban ng mga squatter na nakatira malapit sa bahay namin. Halos 30 minutos ang lumipas bago nawala ang taxi ni Bogart sa harapan ng bahay namin. Nang sumunod na araw, ginabi na naman ako ng labas ng opisina dahil nag-overtime ako. May nakita akong lumang taxi na paparating. Pinara ko ito agad dahil biglang umambon ng gabi na yun. Pagsakay na pagsakay ko. Agad na humarurot ang taxi kahit na hindi ko pa sinasabi sa driver kung saan ako papunta. Napakaswerte ko nga naman talaga, oh. Ikaw na naman. Bakit parang nakakita ka ng multo, Rosemary? Bakit kagabi puti yung taxi mo ngayon? Romelievo ako sa kumpare ko eh. Isa lang kasi may-ari nitong taxi na to tsaka yung taxi ko kagabi. Sa Kamuning tayo ulit? Sa bahay nyo?
Hindi na ako nagsalita pa. Tumango na lang ako. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsimulang mag-traffic sa kalsada. Umandar na naman ang bunganga ni Bogart. Kung ano-ano na naman ang pinagkikwento, kahit na pinaramdam kong hindi ako nakikinig sa kanya dahil hindi ako interesado sa kanya. Mabait akong tao, kaya marami akong kaibigan. Sa barangay namin, marami akong natutulungan. Basta may problema mga barkada ko, ako ang takbuhan nila. Marami nga naiinggit sa akin eh. Mabait na, gwapo pa, sabi nila. Sus, sabi ko, kayo naman. Ganito talaga ako. Ganito ako magmahal. Nagulat ako nang bigla siyang bumulot ng balisong mula sa bewang niya. Inilapag niya yun sa dashboard ng taxi. Bakit may balisong ka, kuya? Kapag mahal ko, handa akong ipagtanggol. Kaya lagi akong handa. May mga patalim ka bang dala palagi, kuya? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mo na akong tawagin, kuya? Dahil hindi na ban tayo magkapatid. Bogart, Bogart ang pangalan ko. Yun ang itawag mo sa akin, okay? Bakit ka sumisigaw? Bogart... Biglang nag-iba ang timpla niya, napalitan ng inis yung kanina niyang masayahing mukha. Tiningnan niya ako sa rearview mirror, nanlilisik ang mga mata niya. Natakot ako, kaya nang maipit kami sa traffic, ay agad akong bumulot ng pera sa bag ko at iniabot ito sa kanya sabay baba ng taxi. Sandali! San ka pupunta? Rosemary! Natigilan ako nang sumigaw siya. Lumapit ako sa bintana ng taxi at sinilip siya. Sa'yo ba to? Iniabot niya sa akin ang tear gas na palagi kong dala kahit saan ako magpunta. Nalaglag ko pala ito nang bumaba ako ng taxi. Kinuha ko ang tear gas at... Salamat, Bogart. Kinuha ko ang tear gas ko at inilagay sa loob ng bag ko sabay sakay ng jeep na puno ng pasahero. Tinandaan ko ang plate number ng taxi ni Bogart habang papalayo ang jeep. Nang sumunod na araw, ginabi na naman ako ng labas ng opisina dahil sa haba ng meeting namin ng boss ko. Nagpasya na ako na mag-jeep pa uwi para makaiwas kay Bogart. Sumakay ako ng jeep ng payapa at walang pangamba hanggang sa biglang tumirik ang jeep sa kalagitnaan ng kalsada. Pinababa kami ng jeepney driver dahil umuusok daw ang makina ng sasakyan niya. Wala akong nagawa kundi pumara ng ibang jeep, pero dahil Biyernes noon, punuan ang lahat ng jeep na dumaraan. Isang oras na akong nakatayo para pumara ng jeep pero puno talaga ng pasahero. Hanggang sa pumarada sa harapan ko ang isang Kia na taxi. Nakasara ang mga bintana at medyo tinted ito, kaya hindi ko nakita ang mukha ng driver. Dala ng pagod, napilitan akong sumakay na sa taxi. Napakaswerte mo, Rosemary. Bogart? O bakit parang nakakita ka ng multo? Aha, nagulat lang ako. Iba na naman tong taxi na minamaneho mo. Hiniram ko lang to, para sunduin ka. Kaso sa jeep ka sumakay eh. Paano mo na lamang? Sus, hapon pa lang inaabangan na kitang lumabas ng opisina nyo. Kaso hindi mo pinansin itong taxi. Ayoko mapahamak ka. Hinugot na naman ni Bogart ang balisong niya sa bewang at pinakita sa akin kung gaano ito katalim bago ito ipinatong sa dashboard ng taxi. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nandito para sa'yo. Ah, heto pala oh. Tanggapin mo sana itong regalo ko sa'yo. Kinuha niya sa passenger's seat ang isang bouquet ng red roses at iniabot sa akin sa likuran ng taxi kung saan ako nakaupo. Roses? Walang rosas. Bagay na bagay sa pangalan mo.
Rosemary. Salamat sa roses pero hindi ko to matatanggap, Bogart. Unang-una kung nililigawan mo ko, I'm so sorry pero hindi kita masasagot ng oo eh. Wala pa talaga sa isip ko ang magka-boyfriend. Pangalawa, Jemima ang pangalan ko at hindi Rosemary. Jemima? Bakit kailangan mo pang magsinungaling, Rosemary? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ipara mo na tong taxi sa tabi, bababa na ako. Sinungaling ka? Katulad ka rin ng nanay ko, sinungaling kayo! Kakaiba ang hugot na narinig ko sa boses ni Bogart ng mga oras na yun. Para siyang may kimkim na galit sa nanay niya. Biglang pinaharurot ni Bogart ang taxi paliko sa isang kalsadang hindi pamilyar sa akin. Bigla akong nagpanik, lalo na nang magpasikot-sikot na kami sa isang madilim at puro talahib na mahabang highway. San tayo pupunta? Papalayo tayo sa Kamuninga. San mo ako dadalhin? Bogart, ipara mo tong taxi, ipara mo! Walang katao-tao sa paligid. Alam kong may masamang balak si Bogart sa akin nung oras na yun, kaya naglakas loob akong binuksan ang pinto ng taxi para tumalon. Pero hindi ko ito mabuksan. Hanggang sa biglang prumeno ang taxi sa isang matalahib na tambakan ng sirang kotse. Hubad! Bogart, anong hubad? Hubad na! Mabilis niyang kinuha ang balisong at itinutok sa leeg ko. Sumampa siya papunta sa likuran ng kotse at kinubabawan ako. Gamit ang isa niyang kamay ay hinaltak niya ang uniform kong blouse. Sumikaw ako at nagmala pero sinampal niya ako paulit-ulit. Hindi ako nang patalo sa lakas ni Bogart, Sir Jupiter. Mabilis kong dinukot ang tear gas ko sa loob ng bag at inispray sa mga mata niya. Napasigaw siya sa hapdi. Rosemary! Mga mata ko! Binayagan ko siya para makawala sa pagkakadagan niya sa akin. Namilipit siya sa sakit. Pilit kong gumapang papunta sa driver's seat para buksan ang naka-autolock na taxi. Hinila niya ako pabalik sa likuran ng taxi. Sumigaw ako, pero madiin niya akong hinalikan sa bibig. Sukang-suka ako sa lasa ng laway ni Bogart. Muli kong ginamit ang mga kamay ko para labanan ang manyakis na si Bogart. Kinalmot ko siya, dinukot ko ang mga mata niya at muli kong kinuha ang tear gas ko sabay spray ng matagal sa bunganga niya at mga mata. Napaiyak siya sa sakit. Tinadyakan ko siya sabay gapang papalabas ng taxi. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagtatakbo ako papunta sa main highway at laking pasasalamat ko sa Diyos nang may dumaan na police mobile. Itinuro ko si Bogart na umiiyak sa hapdi ng mga mata sa loob ng taxi. Dinampot siya agad ng mga pulis. At doon din mismo sa police station ang pinagdalhan sa kanya, ipinablatter ko siya. Hinding-hindi ko malilimutan ang pangyayaring yun sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Nagkaroon na tuloy ako ng phobia sa pagsakay sa taxi. Mabuti na lang at uso na ang Grab ngayon. Sa lahat ng mga kababaihang naging biktima rin ng pangahalay, pang-aabuso at pananakit ng kalalakihan, isa lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag kayong matakot lumaban. Magsalita at magsumbong sa kinauukulan. Babae tayo, malakas, may kapangyarihan at karapat dapat na igalang. Thank you.
Magandang gabi po, Sir Jupiter. Delia po ang pangalan ko. Masugid niyo po akong taga-subaybay. Fan din po ako ng Princess Sarah. Kaya tuwang-tuwa po ako ng version ninyo nito. Gusto ko rin po sanang marinig ang kwento ko sa inyong channel. Sana po ay pala rin. High school po kami ng ate ko noong mangyari ang kababalaghan sa buhay ko. First year high school ako noon at fourth year naman ang ate ko. Dahil bagong estudyante pa lang ako sa school na pinag-aaralan niya, wala pa akong mga kaibigan. Kinikilala ko pa lang ang mga kaklase ko. Dahil po may kalayuan ang school namin sa bahay, nag-bed space po kami ni ate. Tuwing linggo ay gumagala ang ate ko kasama ang barkada niya. Dahil ayaw niyang maiwan ako mag-isa sa boarding house, isinama po niya ako. Pumunta kami sa videoke house. Mahilig po kasing kumanta ang barkada ni ate. Ito na ang naging bonding nila. Kaunti lang ang tao sa videoke house dahil maaga pa naman. Sabi kasi kapag gabi na, dumadami ang mga tao lalo na ang mga lalaki dahil nag-iinom sila. Kaya habang maaga pa ay sinolo na nila ang videoke. Namili po sila ng maraming token at pagkatapos nilang makapili ng kanta, ay pinuno nila ang videoke ng mga kanta. Talagang ayaw nilang magpasingit. Noong panahon pong yun ay talagang masasabi kong pasaway ang barkada ng ate ko, pero masaya po silang kasama. Lima po sila, tatlo silang babae, isang lalaki at ang isa ay bakla. Mas maingay at mas masaya kapag may baklang kaibigan. Habang nagkakantahan sila ay paunti-unti namang dumarating ang mga tao. Ang iba ay nakikiusyoso dahil talaga namang mahusay kumanta ang bakla nilang kaibigan. Nagulat ako nang makitang marami na pala ang nanonood sa pagkanta nila. Narinig ko kasi ang bulungan ng mga nakikinood na kumakanta na naman daw ang magaling na bakla. Kilala na pala ang kaibigan ng ate ko sa videoke house dahil sa husay niyang kumanta. Maya-maya ay napansin kong may dumaan sa harap na isang babae. Nakakulay puti siya ng damit at mahaba ang buhok. Nakayuko siyang dumaan sa harapan ng videoke na parabang nag-excuse. Pero nagulat ako nang biglang bumagal ang paglakad niya na parabang naka-slow motion ang galaw. Nang bahagya siyang lumagpas sa videoke ay nakita ko ang screen na parang nawalan ng signal. Sandali itong nagloko. Nagtawanan ang mga nanonood dahil kantsaw nila hindi raw kinaya ng videoke ang husay ni bakla. Sinundan ko po ng tingin ang babaeng dumaan. Dumiretso siya sa dulo ng mesa. Bakante ang mesang yun. Doon siya naupo. Parang napakaseryoso niya. Nakatungo ang ulo niya kaya halos nakabagsak ang buhok niya sa mukha. Mahaba ang bangs niya. Bantayan ng ilong. Ang tanging nakita ko lang ay ang kanyang labi na sa tingin ko ay itim ang lipstick na ginamit. Sobrang nagtataka ako sa babae kasi napakaputi niya. Manghang-mangha ako sa kutis niya. Morena po kasi ako at gusto kong pumuti ang kutis ko. Pero kahit anong papaya soap at whitening lotion, hindi naman umiepekto sa akin. Bigla akong napatakip ng tainga dahil biglang nag-ground ang mic. Napakatinis ng tunog nito. Masakit sa tenga. Biglang inilapag ni bakla ang mic sa ibabaw ng mesa. Nawala ang matinis na tunog nito. Ilang sandali, dinampot ulit ni bakla ang mic dahil inutusan siya ng isa sa kaibigan ng ate ko na kumanta na ulit. Baka lang daw nagalaw ang mic. Itinuloy ni bakla ang pagkanta.
Maya-maya ay biglang nagluko ang kanta sa videoke para itong pirated CD na tumalon-talon. Agad na pinuntahan ng may-ari ang videoke machine para tingnan. Inayos nito ang loob ng videoke. Pagkatapos ay sinabing, okay naman daw. Iniabot niya ang mic kay bakla at sinabing, subukan ulit. Pinahinto nila ang kanta para ang sunod na kanta na lang ang mag-play. Pero nagulat kaming lahat nang ang tumugtog ay yung kanta na inihinto. Sinabi pa ng barkada ng ate ko sa may-ari na pakistop daw dahil tapos na ang kantang yun. Nang pindutin ang stop ay nagulat kaming yun na naman ang kantang nag-play. Tiningnan namin ang naka-reserved na numero. Isang numero ang naka-reserved. In-stop uli ito pero nandun pa rin. Hindi naalis yung naka-reserve na kanta. Nagtataka kami kasi alam naming may 10 pa kaming kanta na naka-reserve. Pero isa lang ang nandun. At paulit-ulit lang na bumabalik. Pinatay ng may-ari ang video kaya't muling sinet up. Nang gumana ito, nakita namin na puno na ang reserve at iisang numero lang ang naroon. Kinilabutan na kaming lahat. Maya-maya ay bigla akong nakarinig ng tumatawa mula sa likuran. Lumingon ako at nakita ko ang babaeng nakaputi. Siya ang tumatawa habang nakaturo pa ang kamay sa videoke. Napahawak ako sa damit ng ate ko at sinabihan ko siyang umuwi na kami dahil hindi ko na gusto ang nangyayari. Inginuso ko sa kanya ang nakita kong babae sa dulong mesa. Pero nagtaka ako dahil ang sabi niya, wala naman daw nakaupo roon. Pero kitang-kita ko ang babaeng nakaupo sa mesang yun. Hinatak ko na ang ate ko palabas ng videoke house pagkatapos ay kasunod na rin namin ang barkada niya. Narinig pa namin ang mga taong nanood na bumalik daw uli kami sa susunod. Naglolo ko lang daw ang videoke. Gumala muna kami sa palengke at kumain sa karinderya bago kami umuwi ng boarding house. Nang nakauwi na kami, saka ko ikinuwento ang nakita ko. Hindi naman naniwala ang ate ko dahil hindi naman niya nakita. Nagkibit balikat na lang ako pero ang ate ko nang hihinayang dahil nga may natira pa kaming kanta na hindi nila nagamit. Pero masaya na rin ako dahil baka kung nagdagal pa kami ay lalong magalit yung babaeng nakita ko. Inisip ko na baka ayaw na niyang kumanta si bakla. Pero kung anuman ang dahilan niya, basta umalis na kami at ligtas kaming nakauwi. Ngayon po Sir Jupiter, may sarili na akong pamilya. Marami na ang usong kagamitan ngayon kaya hindi na kailangang pumunta sa videoke house. Ang kaibigan pong bakla ng ate ko noon ay lagi nang naiimbita para mag-host sa mga event ngayon. Mahilig pa rin po siyang kumanta. Hanggang dito na lang po Sir Jupiter at marami pong salamat sa inyo. Sir Jupiter, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abby. Araw po ng fiesta sa amin, tuwang-tuwa kami noon. Kasama ang mga kapatid ko, bali tatlo po kami, ang dalawa ko pong pinsan at ang kapitbahay namin na si Kuya Lon. Pumunta po kami sa peryahan para maglaro. 14 years old pa lang po ako noon. Hindi naman talaga kami mahilig pumunta sa perya dahil wala kaming pera.
Pero si Kuya Lon po ang nag-aya sa amin. Nung minsan daw po kasi ay naglaro siya sa perya ng kulay-kulay at nanalo raw siya ng malaki. Kaya inaya niya po kami doon para maglaro din. Ang napanalunan daw niya ang ilalaro namin. Noong una po ay ayaw naming sumama dahil nakakahiya. Pera po kasi niya yun. Pero sabi niya, mabilis maubos ang perang hindi naman pinaghirapan. Kaya mas mabuti na gamitin ng masaya. Dahil hindi naman po kami talaga nakakapunta sa perya, na-excite po kami. Hinati-hati ni Kuya Lon ang pera niya sa aming lahat. Pagkatapos ay tuwang-tuwa kaming naglalakad papunta sa peryahan. Nung una, paikot-ikot lang kami at patingin-tingin sa mga laro at kung paano ito laruin. Pinapanood din namin kung paano maglaro si Kuya Lon. Pagkatapos, naglaro na kami at nag-enjoy. Masaya kami matapos maglaro kasi nag-enjoy kami. May natalo sa amin, may nabawi lang ang pera at may nanalo ng stuffed toy. Ang perang natira sa amin ay ibinili namin ng mga pagkaing itinitinda sa peryahan. Nang pauwi na kami, nakita namin ang mga taong nagsiset up ng stage. Tapos nabasa ko sa dingding ng stage ang nakasulat, magkakaroon pala ng singing contest. Bigla akong sinabihan ni Kuya Lon na sumali raw ako. Alam kasi nila na may talent ako sa pagkanta. Pero hindi ko pa naman nasubukan ang kumanta sa entablado at sa harap ng mga audience. Pero nakipagpustahan sa akin si Kuya Lon. Kapag daw sumali ako at nanalo sa elimination round, manlilibre daw siya sa Jollibee. Sa sobrang tuwa ng mga kapatid ko at pinsan, halos itulak nila ako na magpalista na. Pero sobrang nahihiya ako. Pero dahil gusto kong subukan at minsan lang po kasi ganapin ang singing contest na nasa lugar malapit sa amin, naglakas loob ako. Nagpalista ako. At doon po naganap ang nakakatakot naming karanasan. Nung gabi pong yun, nasasabak ako sa kantahan. Nangyari ang hindi namin malilimutan. Nasa stage po ako, Sir Jupiter. Kinakausap ako ng banda para sabihin sa akin kung kailan ako dapat pumasok sa pagkanta. First time ko pong sumabay sa isang live band. Nang ready na po kami, nagsimula na ang pagtugtog ng banda. Nang matapos ko ang first stanza, bigla pong kumulog. Dumagundong na parabang napakababa nito, para pong napakalapit nito. Pagkatapos ay sinundan ng kidlat. Gumuguhit po talaga sa langit pababa sa lupa. Malayo naman ang kidlat, pero kitang-kita ko ang liwanag na ito dahil nga po nasa stage ako. Maya-maya po ay bumuhos na ang malakas na ulan. Ang mga nanonood ay nagsialisan, kanya-kanyang hanap ng masisilungan. Habang kumakanta ako ay tinitingnan ko ang mga tao. Ang mga judges po ay halos mabasa na, mabuti na lang at may malalaking payong sila. Hiyang-hiya po ako, Sir Jupiter, pero napahinto ako sa pagkanta nang makita kong may isang babaeng nakatayo sa gitna ng nabakanting lupa. Akala ko ay nagsipag-silong na ang lahat ng tao. Pero may isang taong nakatayo pa at nanonood. Akala ko ay isa ito sa mga audience. Akala ko ay nakayuko lang siya dahil nababasa na siya ng ulan. Pero nang iangat niya ang mukha ay galit na galit siyang nakatingin sa akin. Bigla niyang iniunat ang braso at itinuro ako. Pagkatapos ay biglang may mga sumabog. Umusok ang mga extension, parang nagkaroon ng special effects. Sa sobrang takot ko, tumatakbo akong bumaba ng stage. Hindi ko na pinansin ang ulan.
Nang makababa ako, tiningnan ko pa ang babae. Ganoon pa rin ang pagkakatayo niya. Nakaturo pa rin siya sa stage. Tumingin ako sa stage at hinanap ko ang itinuturo niya. Sir Jupiter, nag-blackout na po dahil parang nasunog ang mga extension dahil sa ulan. Kaya namatay na ang ilaw sa stage. Madilim na doon, pero naaaninag pa naman. Naiilawan din dahil sa bigla-biglang gumuguhit ang kidlat. May nakita akong nakatayo sa stage. Isang babae na nakaputing damit. Nagulat ako dahil nakita kong para siyang nakalutang. Nagliliwanag din siya sa kaputian, kagaya ng babaeng nakatayo sa ibaba ng stage. Litong-lito ako. Wala naman kasing babaeng member ang banda, pero bakit may babae na roon? Bigla akong hinawakan sa braso at napasigaw ako sa gulat. Nang tingnan ko ay si Kuya Lon pala ang humawak sa akin. Binulungan niya ako na umalis na raw kami dahil mukhang may hindi magandang mangyayari. Mabilis niya akong hinatak palayo. Kasunod namin ang mga kapatid ko saka mga pinsan. Panay ang tanong namin kay Kuya Lon kung ano ang nangyayari. Pero imbis na sagutin kami ni Kuya Lon ay tinanong niya ako kung bakit ko raw nakita yon. Sir Jupiter, walking distance lang po ang peryahan mula sa bahay namin. Pero ang daan pong pauwi sa amin ay manggahan. Madilim po dahil walang poste ng ilaw. Malalaking puno ng mangga ang naroon at lalong nagpadilim sa daraanan namin. Sandali kaming huminto at nag-usap-usap. Nalaman ko na kami lang palang dalawa ni Kuya Lon ang nakakita sa dalawang babae. Kaya panay ang tanong sa amin ng mga kasama namin kung ano raw ba ang nakita namin. Doon ko nalaman na multo pala ang nakita ko. May third eye pala si Kuya Lon. Kaya nag-aya na si Kuya Lon na umalis na kami dahil baka raw may disgrasya na mangyari sa peryahan. Mukhang magkagalit daw ang dalawang multo. Sila daw ang nagpasiklab ng mga extension. Dahil sa curiosity ko, ang tinanong ko pa si Kuya Lon kung paano niyang nasabi na multo nga ang dalawang yun. Kaya sinabi ni Kuya Lon, dahil daw kagaya rin sila ng nasa may puno ng mangga. Sir Jupiter, may dala po kaming flashlight noon. Tatlo. Itinapat ni Kuya Lon ang flashlight sa isang puno ng mangga. Napatingin kaming lahat doon. Pagkatapos ay pinatay ni Kuya Lon ang flashlight, nakita namin ang isang lalaking nakabarong na parang galing sa loob ng puno ng mangga. Tapos ay naglakad ito at nakalutang ang mga paa niya sa lupa. Nung sandali pong iyon, lahat kami ay nakita namin ang lalaki. Sabay-sabay kaming nagsitakbuhan habang sumisigaw. Hindi namin alam kung saan kami nagsisuot para kaming mga basang sisiw na nakauwi ng bahay. Napagalitan pa kaming magkakapatid dahil puro raw kami kalokohan, kaya basang-basa kami. Dalawang araw po kaming nilagnat. Ang akala ng magulang namin ay dahil nagpaulan kami. Pero ang sabi ni Kuya Lon ay dahil daw yon sa first time kaming nakakita ng multo. Sa sobrang takot daw po iyon. Gumaling po kami dahil sabi ni Kuya Lon, lihim niya kaming pinatawas sa albularyo. Doon ko rin nalaman na pwede palang tawasin kahit hindi dalhin sa albularyo. Pwede pala kahit pangalan lang ang ibigay. Sir Jupiter, mula po noon marami na kaming karanasan sa tuwing kasama namin si Kuya Lon. Pero nung nag-asawa na po siya, lumipat na po siya ng tirahan, kaya hindi na po namin siya nakakasama. Sa susunod po ay magkikwento pa ako ng iba naming karanasan. Mga kalokohan namin kasama si Kuya Lon kasi po dati tiwala kami sa kanya. Naglalaro kami ng Spirit of the Coins. Pero dahil mahaba na po ang kwentong ito, hanggang dito na lang po muna. Marami pong salamat sa inyo
at sa lahat ng bumubuo ng kwentong takip silim.